pagkakataon na ito ay nagkaroon po ng Women in Islam. Ngayon po, alhamdulillah na pinagkaloob po sa atin ang programang itong Women in Islam. Ayon po sa sinabi ko ngano sa inyo, hindi po totoo na tayong mga sisters ay walang kalayaan. Malaya po tayo. Pinalaya tayo pero hindi ibig sabihin malayang malaya tayo na gawin ang anumang gusto natin, kung hindi magagawa lamang po natin ang mga bagay na naaayon sa pagtuturo ng Islam. Hanggang doon po lamang ang ating kalayaan. Kaya kayo po na aming mga kapatid na nagsasabing maraming control ang Islam, depende po yan. Dahil hindi naman po sa lahat ng sandali kinakailangan pabayaan na tayo. Sister Aisha, meron kang babasahin na isa pang text message? Yes. Salam, I'm Dina De La Cruz working at Campbell Stock Incorporated. Nag-iisang Muslim sa aming kumpanya. Nung hindi pa ako active sa da'wa, hindi ako aware sa hijab minsan. Hindi ako nagsusuot pero mga kasamahan kong Christian pa ang nagpapaalala sa akin. Also, she added, medyo mahaba po yung text message niya, shukran, this was in reply po sa yung pinopromote kong movie, Kingdom of Heaven. Ito po yung text message niya, shukran, hahanapin ko ang movie na yan para maipanood ko sa anak ko na hindi naghihijab. I am Dina De La Cruz, single parent of 3 children, dating DH sa Saudi na naging way ng pagyakap ko sa Islam. Ngayon, nagtatrabaho sa isang packaging company. Nag-iisang Muslim ako sa kumpanya. Kahit kailan, di ko naranasan ang diskriminasyon sa kumpanya. Kahit pa Buddhist ang boss namin, nasanay na lang sila sa mga kausuotan ko. Gusto nila ang mga hijab ko sa katunayan, pag Christmas, marami siyang natatanggap na hijab mula sa mga workmates niya na Christian. Yun po. Okay. Yan po ay isa namang sister natin na mapalad sa pagkatanggap na tanggap po ng kanyang may-ari ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan ang pagsusuot niya ng hijab. At huwag po natin ikahiya. Napakaganda po ng kasuotan ng hijab. Marami po yung proteksyon para sa atin. Yan po isang magandang identity nating mga Muslim sisters. Kaya tulad po ng aming sinasabi lagi, promote hijab. Sister Aisha. Yes. Alhamdulillah sis, at least maliwanag sa amin lahat na tama ang katuwiran ko na kung paano ako nakikisalamuha sa mga ibang religion. At least di ko nakakalimutan ang pagka-Muslim ko. Salamat talaga. I'm proud that there is a program like Women in Islam. Allah bless you all again. This is from Sister Jumria. Alhamdulillah, sister. Napakasarap namang pakinggan ang iyong mga sinabi. At asahan po ninyo na sa mga darating pang pagtatanghal ng Women in Islam, inshallah, ay lalo po namin pagbubutihin ang mga topics na aming ihatid sa inyo upang madagdagan po ang ating kaalaman. Hindi lang po para sa inyo, kundi para na rin sa amin. Dahil ito po ay research na ginawa namin para pare-pareho po tayo magkaroon ng magagandang impormasyon tungkol sa Islam. Yes, Sister Fatima. Dagdagan ko rin na, Sister, i-advertise mo rin ang program na ito lagi sa mga Christians, na mga friends mo, tama. Women in Islam, kada Huwebes, 8 mm-hmm. to 9 p.m. Yeah, kung may mga mga katanungan sila, mga cellphone kayo, mga sisters, magkaroon sana kayo ng text brigade na i-text ninyo para sila rin aware na every Thursday ay meron po tayong palatuntunan from 7 to 9, The Message and Women in Islam, dito po sa DWDD Armed Forces Radio 1134 kHz. Yes, another text message. Peace to you, brothers and sisters. Do you know one business center in Metro Manila that prohibits Muslim person wearing veil and cap, which is called the kufi, to enter the second floor area unless you registered your name with limited time only? To confirm, try this by yourself one day. This area is Metro Walk.
Let us address this issue in a proper perspective. God is great. I am a Christian who hates discrimination. Masasabi ko lang doon, Sister Aisha, kasi dati nagtrabaho ako malapit doon. So, nakahijab din naman ako. Hindi ako nakaranas ng gano'n. Kasama ko pa nga yung bossing ko dati. Kaya parang nagulat ako sa information na to. But inshallah, gusto namin subukan para kami mismo ang makasubok at inshallah, magkakaroon ng solusyon sa problema. Inshallah. Kakausapin po namin, inshallah, kapag talagang hindi kami pinatuloy o kaya sinabihan kami na hanggang ganitong oras lamang kayo at hindi na kayo pwedeng tumagal, eh, hindi po yata maganda yan. Kaya hayaan po ninyo at sa susunod na pagkakataon, malalaman na po ninyo kung anong report namin tungkol sa kaso nito. Sister Aisha? Yeah. Ma'am, good AM. Because dumating po itong message ko sa umaga. Nais ko lang linawin sa inyo yung tungkol kay Jesus Christ. Hindi kasi nyo lubos na maisip sa Muslim kung bakit si Kristo ay isang anak ng Diyos para sa mga Katoliko. Kasi siguro, nung Katoliko pa kayo, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Kaya hindi nyo alam ang tungkol sa buhay ni Kristo. Mayroon bang propeta na alam nyo na bumubuhay ng patay at lumalakad sa tubig at kung ano pang mga himala na ginawa ni Kristo noong nandito pa siya sa lupa? Sister, kaya po kami naging Muslim sapagkat mahal po namin si Jesus Christ. At tulad po, dati akong Kristiyano, nagbabasa po ako ng Biblia. Katunayan, sumali pa nga ako sa Bible study dahil naging lady preacher ako sa congregation na yon. Kaya hindi po namin maiwasan ang magbasa ng Biblia. Pero hindi po lamang Biblia ang dapat nating basahin kung tayo po ay talagang nagsasaliksik ng katotohanan. Hindi po tayo dapat manatili lamang sa iisang aklat. Kailangan pong magbasa pa tayo ng iba. Magsaliksik pa po tayo upang lalo nating maintindihan. Tulad ko po, bakit ako yumakap sa Islam? Sapagkat nagsagawa po ako ng tinatawag na comparative study. Yung Biblia po ng halimbawa Katoliko, Biblia ng Protestante, Biblia na ginagamit ng ibang relihiyon ay binasa ko po. At nagpatulong ako kung paano ko maunawaan ang Islam. Yun po nakatawag sa akin sapagkat nagkaroon po ako ng comparative study. At dito po sa Islam, sinasabi rin po namin at yan ay turo. Igalang namin at mahalin at kilalaning propeta si Jesus Christ o si Nabi Isa sapagkat siya po ay sinugo ng Diyos sa kanyang panahon sa mga Israelitas. Sister Fatima, may dugtong ka. Sister Rashida, dugtong ko lang kasi tanong po yan madalas sa mga kamag-anak kong Kristiyano. Paano nangyari na si Jesus Christ ay Diyos at si Jesus Christ pa rin ang anak ng Diyos? So parang problema sa akin, na komplikado. And they cannot explain. Kasi sabi nila lihim daw yun. Lihim? So paano yun? Lihim na nga, hindi pa maibubunyag hanggang ngayon. So nung, yun nga, nag-Muslim na ako, alhamdulillah, nailagay si Jesus Christ sa tama niyang kalagyan. Kung ano talaga siya, alhamdulillah, nalaman natin na isa siyang propeta. Isa siyang dakilang propeta ng Allah Ta'ala. So, hindi pwede talaga siyang maging Diyos. Ewan ko lang, tingnan mo rin sa research mo. Kapatid, hindi po ikaw magiging isang mabuting Muslim kapag hindi mo iginalang at hindi mo pinaniniwalaan ang kahalagahan ng pagiging sugo ni Jesus Christ. Sister Ice? Yes, another text message po. Salam, sister. Hingi sana ako ng payo kasi yung kapatid kong babae ikakasal sa isang Kristiyano, pero nagpapasyahada siya. Ano ang dapat gawin namin para mapanatili ang pagka-Muslima ng aking kapatid? Pakisagot lang po sa radio program. This is from Dennis of C5 Taguig. So, paano yung sister, isa kang Muslim at makakapag-asawa ka ng Kristiyano? Hindi ba magiging malaking problema yan sa inyong pamilya? Napakahirap nun. Magkakaroon na naman ng conflict between religion. Mag-aaway-aaway, magkakaroon ng mga ganyang mga
katanungan, mga issues, pagkatapos magkakaroon naman kayo mga anak, ang mga anak nyo, magugulo yung takbo ng isip, pag-isipan nyo muna yan.